Bilang ganti, ay hindi ko ang payo ng aking mga magulang. At hiningi ko ang itong aral. Yamang iskopus. Na siyang lumikha. Itong langit at lupa. Tututin ko ang batas pang kalangitan. At batas pang kalupaan. Tutuparin ko ang aking tungkulin. Bilang isang mabuting mamamayan. Makabayan. At masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan. Nang walang pag-iimbot. At ng buong katapatan. Sisikapin ko. Maging isang tunay na Pilipino. At magsisikap. Na maging ganap na anak ni Amang Iskopos. Sa isip. Sa salita. At sa gawa. Thank you.
Diyos sa mga sandaling ito. Kami po'y nagkakatipong mga kapatid upang sa'yo'y magpukul ng pagpupuri at mamitagan. Tuloy pasalamatan sa mga pagpapalang kaloob mo sa amin. Gabay at pamatubay na dulot ng iyong pag-ibig at pagmamahal sa aming mga anak mo na iyong kinalugdan at inibigan. Ang aming awit ng pagpupuri naway magsilbing insenso at kamanyang na pangsuot sa iyong kadakilaan na sa iyo po ngayon aming iniaalay. Sa ating ng pagpapala, nakilain po natin si Amang Iskopus. Papuri sa pangalan ni Amang Iskopus, Amang Iskopus, Amang Iskopus. Dakilain ang iyong pangalan, inihayag mo po sa amin. At ipinagunawa kaming tanglawan at patnubayan na may pagtagumpay ang maipalaganap ang iyong bagong pangalan at ebanghelyo sa buong kalupaan. At makaming punawa namin ang pamanamong buhay na walang hanggan. Oh,
Nagpapasalamat po kami, Amang Scopus, sa lahat ng mga biyaya at pagpapala na patuloy mong ipinagkakaloob sa bawat mong mga anak at lingkod sa wakas ng panahon ito. Nagpapasalamat din po kami, Amang Scopus, sa karawan ng aming kapatid na si Agustina Reyes. Loobin mo po, Amang Scopus, na siya'y bigyan ng mahaba pang buhay nang may kalakasan ng pangatawan at katalasan ng isipan. At patuloy na maging matatag sa pananampalatayang tinanggap buhat sa iyong pagka-Diyos. Pagpalain mo rin pong lubos ang kanyang sambahayan. Idinadalang din po namin, Amang Scopus, ang kalwalhatian ng kaluluwa ni Sofia Reyes sa Patua. Loobin po, Amang Scopus, na ang kanyang kaluluwa ay magkaroon ng kalwalhatian at ganas na kapanatagan at patuloy na maramdaman ang tunay na kapahingahan sa iyong piling sa iyong kaharian. Loobin mo rin po, Amang Scopus, na ang kanyang sambahayan na naiwan niya dito sa lupa ay patuloy na manangan sa pananalig at pananampalatayang tinanggap sa iyong pagka-Diyos. Muli, Amang Scopus, maray pong salamat. Ang lahat ng ito'y samutalangin namin sa iyo sa pamamagitan ni Jesus at sa purihan ng iyong bago at banal na pangalan. Scopus, kalinis-linisan, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Thank you.
Isang linggo na lang, bare months na. Ibo ba? At 37 o 37 tulog na lang, October 1 na. 37 nights na lang o Pasko na. Ibo ba? Dito sa atin tayong maaga na mag-celebrate ng Pasko. Sapagkat sadya naman na yung October 1 ay yun yung tunay na araw. Nakapanganakan ng ating Panginoong Hesus nung siya ay nagkatawang tao dito sa lupa. At yan nga ay ating isineselebrate taon-taon. At ngayon nga, ngayong taon, base doon sa napag-usapan last year, ang ating celebration ay gaganapin
sa Batangas. Maaaring sa Ibaan o saan mang lugar sa Batangas. At ngayong darating na Ogos na pagpupulong ay mapapinalize kung saan nga ba natin gaganapin yung ating celebration na October 1 sa taong ito. At sana, halos may isang buwan pa ang bawat isa ay mapagandaan. May handa natin yung ating mga sarili at magsikap na makadalo sa pagpupulong na ito. Misana lang ng ayon sa pagtitipon na ito. Misana lang po ito sa isang taong kaya mahalaga ng bawat isa ay makadalo. At muli tayong magkakita-kita. Amen. Kamusta po ba mga kapatid? Tapos na ang kalahati ng taon. At ngayon niya, sabi ko, permanence na. So, lalong bibilis ang takbo ng panahon. Hindi natin halos hindi natin mapapansin. Ang bagong taon na naman. Maghahanda na naman tayo, mag-iisip na naman tayo kung ano yung iahanda natin sa bagong taon. Ngunit bago yun, bago natin isipin ang mga darating, yung ating isipan ay itong muna natin sa mga oras at araw na ito sa pakikinig ng mga aral at turo niya mga Scopus. At maraming salamat na kaya mga Scopus dahil sa araw na ito, binigyan niya ng lakas ang bawat isa upang muling makapakinig, upang muling makadalo at makapakinig, makapag-aral ng kanyang mga gintong aral. Upang muling pakainin yung ating mga espiritu. Mahalaga po bang pinapakain yung ating espiritu? Yes, mahalaga. Kung mahalaga kumakain yung ating katawan, mas mahalaga yung ating espiritu ay kumakain din upang ito'y patuloy na magkaroon ng kalakasan. Meron nga pong nabasa o isi-share sa inyo na tungkol sa pagpapahalaga sa ating espiritu. Kung alam ko ay English, pero madali lang naman siya. Tingin ko, hindi naman ganun kalalim at madali maunawaan. Ito po yun. Sabi niya, once upon a time, there was a king who had four wives. He loved the fourth wife the most, spoiling her with his deepest affection and providing her with only the finest things life could offer. He also loved the third wife and proudly displayed her to the neighboring kingdoms. He relied a lot on his second wife. She was his trusted advisor and companion. Whenever the king faced a problem, he could confide in her, and she would help him get through the difficult times. However, not much can be said about his first wife. Despite her significant contribution to maintaining his kingdom and tireless efforts to win his love and admiration, the king barely noticed her existence. One day, the king fell gravely ill. Despite his efforts to find a cure, he realized that his time was running out. He reflected on his majestic life and decided to spend everything to prolong it, leading him to consult a mystical sorcerer. The sorcerer said, "I'm sorry, Your Highness, but nothing can be done. Your death is imminent. However, I will grant you the chance to take one wife with you in the afterlife." Thus, he asked his fourth wife, "I have given you nothing but the best in life. Now that I'm dying, will you accompany me into the afterlife?" "No way," replied the fourth wife, and she walked away without saying a word.
The sad king then asked the third wife. No, replied the third wife. Life is too good here. I will stay. When you die, I'm going to remarry. He then asked his second wife. I'm sorry, but I can't go with you, replied the second wife. I can only see you to the edge of your grave. The king's heart sank, and he felt a deep sense of despair. He was utterly devastated. Then he heard a very sad voice speaking softly. I'll go with you. I'll follow you no matter where you go. The king looked up and saw his first wife as if for the first time. She appeared aged beyond her years, barely recognizable due to years of neglect. With deep regret, the king said, I should have taken much better care of you while I had the chance. Naunawaan niyo mga kapatid. Ano ba yung aral na mapupulot natin sa talihaga nito? Tayo lahat bilang tao may tuturing na apat na asawa. Hindi literal. Dahil ang gusto niya mga skopkos, pag tayo may asawa, isa lang. So dito, sabi yung king ay parang tayo na may apat na asawa. Yung pang-apat na asawa, o yung kasama, yung pang-apat na asawa ay sumisimbolo sa ating katawan. Diba? Ito'y ating iniingatan, pinapahalagan, binibihisan, inaayusan. Lahat ng magagandang bagay gusto nating ibigay dito sa ating katawan. Pero sa bandang huli, pag tayo ay umanaw itong ating katawan, mawawala din. Babalik din sa alabok. Sapagkat sabi nga, dahil sa alabok lang galing, sa alabok din, babalik. Yun ang aking tatlong asawa ay tumutukoy sa mga ari-arian, sa ating mga kayamanan. Mga kayamanan o ari-arian na sadya namang pinaglalaanan ng panahon. Pinaglalaanan ng lakas upang makamit at makuha. Ngunit ang realidad, pagdating ng tanghang araw na tayo pumanaw, gaano man kalaki o maliit, yung ating kayamanan na may punta, hindi natin madadala sa ating buhay. Ano mangyayari doon sa ating mga kayamanan? Paghahatian ng ating mga naiiwan. Paghahatian ng ating mga naiwan at magiging pagmamayari na ng iba. Yung ikalawang asawa ay tumutukoy naman sa ating mga pamilya, mga mahal sa buhay, mga kaibigan. Na sila yung madalas nating nakakasama. Sila yung madalas nating nahihingan ng tulong at suporta. Lalo na pag tayo nga ay nangailangan ng tulong. Di po ba? Pero pagka tayo papano na, hindi rin natin sila maisasama. Sino bang kamag-anak ang papayag na sumama na? Di ba? So hindi natin sila maisasama. Makakasama lamang natin sila hanggang dun sa huling sandali ng ating katawan dito sa lupa. Hanggang sa huling lamay sa ating katawan. Ngunit paglipas nun, tayo na lang ulit. At yung unang asawa ay sumusimbolo sa ating kaluluwa. Yung kaluluwa natin na madalas winawalang bahala natin. Yung mga kaluluwa natin na
nawawalang halaga o naisasantabi dahil nga naghihintay abala sa para sa ating sariling katawan, naging abala sa pagkahamik ng kayamanan, naging abala dahil kasama ang mga pamilya, ang mga mahal sa buhay. Kaya naisasantabi natin yung ating kaluluwa. Which is, dapat yun ang isa o talagang pinaglalaanan natin o pinapahalagahan natin. Dahil nga pag tayo pumanaw, yung kaluluwa lamang natin ang matitira. Maganda na pinapahalagahan natin yung ating katawan. Sapagkat sabi nga, ang ating katawan ay templo ng Diyos. Ngunit dapat mas pahalagahan natin yung ating mga kaluluwa. Mahalaga na balanse yung ating pagpapahalaga sa apat na aspeto na ito ng ating buhay. Yung ating katawan, yung sa ating mga kayamanan o ari-arian, sa ating mga mahal sa buhay, at syempre lalo na doon sa ating espiritu. Sapagkat pag pinapahalagahan nga natin ang bawat bahaging ito o aspeto ito, naihahanda natin o nagkakaroon tayo ng katatagan at paghahanda hindi lamang para sa buhay na ito kundi maging sa buhay na walang hanggan na mahal makamit ng ating kaluluwa kung tayo nga ay magkatagumpay. Amen. Amen. Kaya napakalaga na yung pagdalo pagkipag-isa ng bawat isa lalo na tuwing araw ng Linggo pagdalo sa mga pagtitipon ay dapat binibigyang halaga sapagkat dito nga sa santuario ay niyahayag niya mga skopos yung kanyang kaniningan. Dito niya ipinibigay yung mga pagkain na nagbibigay buhay. Pagkain spiritual na magbibigay ng lakas hindi lamang sa ating physical na katawan kundi lalo higit sa ating mga espiritu at kaluluwa o kaluluwa. Mga gintong aral na dapat ngayon ating tunay na isaisip at isa puso. At dapat maisagawa o maisapamuhay natin ang mga gintong aral na ito. Makita sa ating pamumuhay ang mga gintong aral na ating napapahingan. Amen. Amen. Ngayon po ang mabuting balita na ating pagsasaluhan sa umagang ito ay magmumula sa aklat ni Lucas. Ang kabanata ay 6, talata ay 37 hanggang 22. Muli sa aklat ng Lucas, kabanata ay 6, talata ay 37 hanggang 42. Ang paghatol o ang paghatol sa kapwa. Huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Huwag kayong magparusa at hindi kayo parurusahan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos. Kustong takal, siksik dibig at umaabaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Tinanong sila ni Jesus ng patalinghaga. Maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang duro. Ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang duro. Ang tinitingnan mo'y ang tuwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang kahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, bayaan mong alisin ko ang tuwing, ang iyong tuwing." Gayong hindi mo nakikita ang kahilang nasa iyong mata.
mapagpaimbabaw. Alisin mo muna ang kahilan sa iyong mata at makakakita kang mabuti. Sa gayon, maalis mo ang buhi ng iyong kapatid. Ito po ang mabuting balita, purihin ng Diyos. Mga kapatid, kailan kayo nasisi o sinisi sa isang bagay na hindi naman ninyo ginawa? Kahapon lang. Madalas, malamang tayo nasisisi. Sa school, diba? Sa mga estudyante, yung kapwa estudyante. Sa trabaho, maaaring nasisisi ng boss o ng kapwa kamanggagawa. At syempre, mas madalas sa bahay, sa pamilya, kung sino yung lagi mong kasama. Yung parents mo, yung anak mo, apo mo, kapatid mo, asawa mo. Ako nga mga kapatid, magkakwento ko ulit. Si Sister Wing. Lagi namang si Sister Wing makakwento ko eh. Madalas, ako yung sinisisi. Halimbawa, may nahanap siyang isang bagay. Halimbawa, yung lipstick niya, nahanap niya. Sabihin niya, pa, nasaan yung lipstick ko dito? Siyempre, sasabihin ko, pa, hindi ko alam. Hindi ko naman nakikita kung ano yung nasaan yun eh. Tapos sasabihin niya sa akin, imis ka kasi ng imis. Linis ka ng linis. Tuloy, yung mga gawin ko. Hindi ko na makita kung nasaan. Ako siyempre, sabi ko, hindi ko na naiimis talaga eh. Hindi ko nakikita talaga, paano may imis yun? Kung naiimis ko, may tatabi ko kung saan dapat ilagay. Tapos, anong mangyayari? Siyempre, hahanapin niya. Tapos, makikita niya sa ibang lagayan. Tapos, sasabihin niya, eto pala, nandito pala. So, imbis na humingi ng sorry, dahil nasisi niya ako, ang sasabihin pa, andito pala oh, ito pala nilagay eh. Ano man sasabihin ko lang, hello, hello, it's not my fault. Di ba mga kapatid? Ganyan ang tao. Ngunit ang sabi nga, dito sa ating ebanghelyo, huwag kayong hahatol. O huwag kayong humatol at hindi kayo hahatulan ng Diyos. Sino nakakala sa alam na to? Hello? Hindi niya alam yan. Ayun o. Di ba? Every day, every night, pag nagpupuri tayo, lagi sinasabi, ano yung mga lituntunin at batas panglinis ng bawat isa? Every Sunday, sinasabi rin yan. Pang ilan yun? Pang walo. Huwag hahatulan ang kapwa-tao. Di ba? Sabi nga, tingnan nyo, ngayon, dapat lahat tayo alam yung aral na yan eh. Kaya pag tinanong, walang nasagot. Bakit hindi nasagot? Nalilimutan. Yung aral na yan, dapat alam na alam natin. Pero ang tanong, naunawaan nga ba natin kung ano yung lubos na aral nito? At tanong nga, sino pa rin ba humahatol sa kapwa? Wala. Wala nga amin. Wala ko nga amin. Ano ba yung ibig sabihin ng huwag hahatulan ng kapwa? Pag ba nakita natin ang ating kapwa na gumagawa ng mali, gumagawa ng tama, nang hindi tama, hindi na lamang natin papansinin, hahayaan na lamang, ipagpapa sa Diyos na lamang dahil sinasabing huwag mong hatulan ng iyong kapwa para hindi ka hatulan. Yun po ba yun? Hindi. Sapagkat nang sinabi ni Jesus na huwag kayo humatol sa kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos, hindi ibig sabihin, hindi na natin na susuriin yung aral
yung gawa na nakikita natin sa ating kapwa. Sapagkat kung hindi nga tayo marunong ng wastong pagsusuri, paano natin malalaman kung ano yung tama at mali? Ang sabi nga ng Panginoon Jesus, ang Panginoon Jesus mismo nagsabi, huwag mong ibigay sa aso ang mga bagay na banal at huwag ibigay sa baboy ang inyong mga perlas. Anong sabi pa? Mag-ingat kayo sa mga bulang propeta o guru. Magsisilapit sila sa inyo na anong ito pa. Ngunit ang totoo'y mababangis na sanggupan. Makikilala niyo sila sa kanilang mga gawa. Anong mga gawa? Kung hindi na nanatili sa turo at aral ni Kristo, hindi pinapanahanan ng Diyos. Kaya para masunod natin yung tagubilin na ito ni Jesus, kailangan marunong tayong magsuri. Upang tayo nga ay makapagpasya. Sapagkat paano natin malalaman kung yung ating kaharap ay aso pala o baboy kung hindi tayo magsusuri? At kung malaman nga natin na dahil sa ating wastong pagsusuri na yung ating kaharap ay aso o baboy o asong gumbat pala na nakadamit lamang ng lupa, anong dapat natin gawin? Anong dapat natin gawin? Mag-ingat. Di ba sabi nga? Mag-ingat kayo sa mga bulaang guro. So dapat nandun yung pag-ingat. Nang sinabi ni Jesus na huwag tayong humatol, ang nais niya ay huwag nating itaas yung ating mga sarili. Na huwag tayong maging magpagmataas na kala mo tayo hindi nakagagawa ng pagkakasala. Huwag tayong humatol o humusga nang hindi natin lubusang naunawaan yung sitwasyon. Nang hindi naman natin nalalaman yung nilalaman ng puso ng isang tao. Nang hindi natin nalalaman kung ano yung dahilan, yung buong dahilan kung bakit nagawa niya yung gayon yung pagkakasala. Sabi nga, huwag tayong maging judgmental. Bawal maging judgmental. Yung humahatol base lamang sa inyo. Humahatol base lamang sa nakikita at narinig. Di ba nga, sabi ko sa isang kasabihan, don't judge the book by its cover. Hindi natin malalaman kung maganda o masama, kung may matututunan ba tayo o wala sa isang libro hanggat hindi natin ito binubuksan at binabasa. At ang isang magandang halimbawa na ating mababasa tungkol sa pagiging matasang tingin sa sarili at pagiging judgmental sa iba ay ang tungkol sa talinghaga ng Pariseo at Publikano. Na ito nga po ay ating mababasa mula sa aklat pa rin ni Lucas. Ang kabanata ay 18, talata ay 9 hanggang 14. Ang sabi, sa talatang 18, ang talata ay 9 hanggang 14. Ang sabi, sinabi niya ang talinghaga ito
sa mga tao ang tingin sa sarili ay maduwi at umahamak naman sa iba. May dalawang lalaking umakyat sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa naman'y publikano. Tumindig ang Pariseo at pabulong na nalangin ng ganito, "O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba. Mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mangalunya. O kaya'y katulad ng publikanong ito. Makalawa akong nag-aayuno sa loob ng sanlinggo. Nagbibigay ako ng ikapo sa lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo. Hindi man lang makatingin sa langit, kundi dinadagupan ang dibdib at sinasabi, 'O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing inalulundan ng Diyos, ngunit hindi ang isa.'" Purihin ang Diyos. Bakit kinalundan ng Diyos ang publikano kaysa doon sa Pariseo? Sapagkat ang sabi nga, mataas ang tingin, matuwid ang tingin ng Pariseo sa kanyang sarili. At minamaliit, hinahamak ang iba. Ang hindi mapanghusgang publikano o hindi mapanghusgang tao ay mapagkumbaba. Tulad ng publikano nga sa ating kwento. Iniisip niyang siya'y makasalanan. Kaya wala sa kanya yung paghusga. Sa halip na paghusga, nandun yung pangunawa at hindi paghatol sa mga kapwa niya makasalanan o kapwa niya makasalanan tulad niya. Amen. Sino po ba dito ang mga chismoso o chismosa? Wala din nga amin. Alam niya yung chismis o yung paipanchismisan, isa rin yung uri ng paghatol sa kapwa. Sapagkat kadalasan, hindi yan totoo. Ang chismis nakasisira ng reputasyon ng isang tao. At ang masaklap, hindi may pagtatanggol ng tao yung kanyang sarili. Sabi ko nga, ang chismis madalas walang katotohanan. Fake news. Kaya dapat iwasan. Halimbawa, isang chismisan. Ay, Mari! Yan palang si Berto ay kasintahan si Berta. Ang sagot naman nung isa. Ay, ganun, bakit? Masama pa ba yun eh? Paano naman naging masama? Eh, di ba? Laging umaga na kong muwi. Tapos po, maghapang tulog. Judgmental po ba? Judgmental. Kasi hindi mo naman alam kung ano yung tunay na istorya. Hindi ba pwedeng nagtatrabaho sa call center? At gabi na ang schedule ng pasok. Siyempre, pag pumasok sa gabi, pinabukasan, tulog maghapon. Amen. Kaya nga mga kapatid, yun ang gustong ipaunawa sa atin ni Jesus. Nang sinabi, huwag humatol sa inyong kapwa nang hindi kayo hatulan ng Diyos. Huwag tayong magpasya nang hindi natin naunawaan. Hindi natin lubusang naunawaan
yung istorya. Hindi natin alam kung ano yung tunay na pangyayari. Huwag tayong humatol ng walang pagkaunawa, walang kasamang pag-ibig at pagmamalasakit. Huwag tayong humatol o musga ng tinitingnan lamang o yung hinahanap ay yung pagkakamali, pagkukulang, pagkakasala ng iba. Dito sa ating santuary, mga kapatid, dito sa ating samahan, kapag tayo ay may nakita, kapatid, na hindi tama ang ginagawa, ano yung ating dapat na gawin? Magpapansinin? Baliwalain? Hindi. Ang dapat, lapitan natin. Kausapin natin ng mainabon at pagkaunawa. At sa ating pag-usap, dapat bukas yung ating isipan at hindi natin ipapalagay na tayo talaga ang tama. Dapat maunawaan natin yung kanyang kalagayan. Bakit nga ba niya nagagawa yung mga ganong pagkakasala o mga ganyang gawa? At pagka hindi siya nakinig, hindi magsama pa tayo ng isa at subukan ulit kausapin. At natitiyak ko, kayo ay nagkaunawaan, mas malalim yung inyong samahan. Huwag nating hahayaan na yung ating kapatid ay mapalayo sa atin dahil sa ating maling paghusga o paghatol. May isa nga ulit akong kwento. May mga bawal na akong kwento ngayon. Ang sabi, may isang lalaki na nagsimba. Diba? Nagpunta sa santuary. Tapos, nakalimutan niyang i-silent o ilagay sa silent mode yung kanyang cellphone. Ngayon, kung kailan tahimik na ang lahat at nananalangin yung pastor, tsaka naman may tumawag doon sa kanyang cellphone, eh di tunog ng tunog. Maingay. Dahil doon, pinagalitan siya nung pastor. Tapos yung mga mananampalataya, pinagsabihan siya. Dapat kasi inuog mo yung ano, ay sinasilent mo yung cellphone mo para kinaka-store ko. Nakakahiya kay father. Tapos yung kanyang asawa, habang sila ay pauwi doon sa bahay nila, sige ang sermon na sinisisi siya dahil sa kanyang kapabayaan. At makikita doon sa lalaki, yung sa mukha ng lalaki yung pagkapahiya. Yung labis na kalihiyan. Kaya naman nung gabi yun, para makalimot saglit at makapag-relax, nagpunta siya sa isang bar. At ito, iinom ng alak at mag-relax. Subukan makalimutan yung nangyari ng umaga yun. At nung nagpunta siya doon, siyempre medyo nandun pa yung kaba. Nandun pa yung nervyos, nandun pa yung nahihinig dahil naalala niya yung pangyayari ng umaga yun. At dahil doon, kanyang pahinig, natapon niya nang hindi sinasadya yung kanyang iniinom. Natapon sa lamesa. Nakita ko yung waiter. Sabi ng waiter, ay sir, sorry po. Ito po ang napkin. Pinunasan niya na lang po. Pinunasan niya. Tapos yung janitor, yung sahig. Tapos yung babaeng manager, ang ginawa, binigyan pa siya ng isang baso ng mainom ng libre. Sabay yakap sa kanya, sabay halik, sabay sabi, huwag kang magkalala. Lahat naman tayo nagkakasala o nagkakamali. Simula nun, lagi nang nagpupunta yung lalaki doon sa barbar. At hindi na siya nagpunta doon sa simbahan. So, ganyan kasi tayo mga kapatid. Karamihan sa ating mga mananampalataya. Dahil sa ating maling kasalan, maling pamamaraan ng pagtatama, na itatawin natin o na ibubuyo natin yung ating mga kapatid sa lalo nilang ikapapaniwala at ikapapahama. Dapat
Pag nagkakamali nga ang ating kapatid, kausapin natin ng malumanan, ng may pagkaunawa, upang maunawaan niya rin yung kanyang pagkakamali ng ginawa. Ang sabi nga ni ni Mahatma Gandhi, kilala niyo si Mahatma Gandhi? Hindi. Siya ay tagang India. Isang sikat na personalidad sa India. Siya ay tinuturong ama ng India, bansang India. Dahil sa kanyang mga political and religious views. Ang sabi niya, I might have become a Christian. Hindi kasi siya Kristiyano. Ang kanyang reliyon ay Hinduismo. Hinduism. So sabi niya, I might have become a Christian. If not for the Christians. So ibig sabihin, naging Kristiyano sana ako kung hindi dahil sa mga Kristiyano. Na ibig sabihin, nakita niyang maganda yung aral na ibinibigay sa mga Kristiyano. Ngunit ang masama, hindi niya nakita at sinasagawa ito ng mga Kristiyano. Kumbaga, busog sa aral, busog sa salita, pero sa pagsasagawa, kulang. Kaya nanatili na lang siya doon sa kanyang kinamulatan. So yun dapat ang maunawaan natin mga kapatid, lalo na tayo. Dito, kaya mga spokos, na upang talaga tayo matawag na anak, tunay na anak ni mga spokos, yung aral na ating napapahinggan, dapat nga ating isinasagawa. Nang sagayon, pag nakikita ng ating kapwa, sadyang sasabihin nila, tunay nga kayo'y mga anak ng Diyos. Amen. Ano pa sabi? Huwag kayong magparusa at hindi kayo parusaan ng Diyos. Magpatawad kayo sa inyong kapwa at patatawarin kayo ng Diyos. Paano pagka kayo ay nagawa ng kasalanan ng inyong kapwa, ng ating kapwa, ng ating kaibigan, ng ating kapamilya, ng ating kapitbahay? Tapos ma-realize nila yung kanilang pagkakamali at lumapit sa atin, mag-apologize, tumingin ng tawad. Ano yung gagawin natin? Anong gagawin? Patatawarin. Tama po ba? Patatawarin? Patatawarin. Tama. Patatawarin para madaling sabihin, di ba? Patatawarin. Kasi humingi ka na sorry. Patatawarin. Kasi ano sabi? Number 11. Patawarin ang sayo ay nagkasala. Patatawarin sa andaling sabihin. Pero sa tunay na buhay, sa aktual na buhay, madali ba? Lalo na pagka yung nakagawa ng kasalanan ay napakalaki yung kanyang nagawang kasalanan. Di ba? Maliit nga lang, parang hirap na eh. Yung parang, hindi, hindi muna. Yung nawala lang yung lipstick, hindi na mapatawa. Di ba? Hindi na pinapansin. Pero nga ang sabi, kung yung ating mga isipan ay puno ng aral at turo niya mga scopus, yung pagpapatawad ay unti-unti nga natin magagawang madali sa ating buhay. Maliit man yan o malaki kasalanan na nagawa sa atin. Palagi natin isipin na kung ang Diyos nga nakapagpapatawad, ako pa kaya na ako. Diba sabihin niya, minister, Diyos yun eh, tao ako. Huwag natin kalimutan, si Jesus, nagkatawan tao. Di ba pinakita niya yung isang halimbawa na marapat tulangan? Siya, hindi talaga siya, wala talaga siyang kasalanan. Pero ginawan siya ng mga masasakit na bagay sa kanya. Ngunit ano yung kanya iginanti? Papatawad. At ang sabi nga, minister, kung magpapatawad ako, ilang beses po ba? Eh di, ang sabi, 77 beses. O 77 ulit pa nito. O sa ibang salita, walang hanggan. Kung paulit-ulit na nakagagawa ng kasalanan yung ating kapwa, ngunit paulit-ulit rin humingi ng kapatawaran, di dapat nandun yung pagpapatawad
na ating ipinibigay sa kanila. Kasi nakakatakot isipin. Nakakatakot isipin na pagdating ng araw, pagdating ng tandang araw na tayo humarap sa hukuman ni Amoskoptus, tapos humihingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan. Tapos bigla niyang itanong, eh anak, nung humihingi pa ng tawad sa iyong kapatid, pinatawad mo? Hindi po. Patay, pag yun ang sagot, yari na. Alam na bis. Diba sabi nga, magpatawad kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Amen. Ang sabi nga, doon sa isang nabasa, alam niyo yung forgive and forget, diba? Nakasabihan niya, forgive and forget. Hindi daw totoo yun. Kasi ang sabi niya, forgiveness does not change the person that hurts you. Kaya nga, kahit na mabihingi siya ng tawad, pwedeng paulit-ulit niyang magawa yung kanyang kasalanan. Kasi hindi naman pwedeng magbago siya dahil sa kanyang paghingi ng pagtawad. Depende sa tao. So sabi, forgiveness does not change the person that hurts you. Forgiveness changes you. Forgiveness does not mean you forget. But you have the opportunity to forgive every time you remember. So sa buhay natin ito, sadyang may mga bagay o mga tao na makakagawa sa atin ng pagkakasala. At sa tuwing na ito, maaaring maalala natin yun. Ngunit ang sabi nga, kung sa tuwing na ito, maaalala natin at laging nandun yung pagpapatawad, doon tayo magkakaroon ng kagalingan. Yung sakit na ating nararamdaman ay tuluyang mawawala at tuluyan nga tayong makakamulpon sa ating buhay. Amen. Ano bang sabi? Magbigay kayo at bibigyan kayo ng Diyos gustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang takalang ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamitin ng Diyos sa inyo. Pag nakabili kayo ng chichirya, mga kapatid, hindi ko alam kung naranasan nyo na to. Pag nakabili kayo ng chichirya, halimbawa, dito, o kaya yung chipi, tapos pagpumas nyo, yung ganito ka lang yung plastic, pag bukas nyo, lilimang piraso yung laman. Puro hangin to ah. Parang yung pinili ko ng 5 piso, parang yung laman halagang 25 lang. Diba? Parang lugi naman. Hindi yung ipinayad natin ay hindi sapat o hindi worth doon sa ating natanggap. Hindi ganun ang Diyos, mga kapatid. Pag tayo ay magbigay sa ating kapwa, ganun din ang sabi nga, ganun din ang ating tatanggapin. Kung tayo ay nagbibigay ng malaki o maliit at bukal sa puso, yun, tayo nga ay tatanggap din ayon sa ating ibinigay. At ang sabi pa nga, iniibig ng Diyos ang pusong nagbibigay ng may kagalakan. Ayaw niya mong scopus ng madamo. Kaya bilang kanyang mga anak, dapat wala sa atin yung karamutan. Again, balik tayo sa batas panlinis. Pangilan yun? Alisin ang karamutan. Sino madamo? Kataya naman. Sino mapagbigay? Mapagbigay? Wala din? Eh, nasan kayo doon? Maramot ang mapagbigay? Ah, baka hindi nagtataas dahil baka sabihin, nako, ayaw ko itaas yung aking sarili. Ay ngayon, sino dito ang may kakilalang mapagbigay? Ayan, Sister Sinag, pakitandaan niyo po yung nagtaas ng kamay. Para mamaya patalungin niyo kung sino yung kakilala ng mapagbigay. Para sa darating na October 1, yung ating pagtutulungan, ay madali nating maligo. Amen! Ayan. Ang sabi nga mga kapatid, kung tayo nga ay mapagbigay, dapat manatili ito sa atin. Dapat kung tayo magbibigay, lagi
bukal sa ating puso at kalooban. Sapagkat ito nga ang sabi sa unang sulat o sa ikalawang sulat sa mga taga-Korinto, ang kabanata ay siyang talatay 6-8. Tanda niyo ito, ang nagasing ng kakonti ay 6 ng kakonti. At ang nagasing naman ng marami ay 6 ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Purihin ng Diyos. Pag tayo nga ay naging mapagbigay sa ating kapwa, siksik, liglig, umaapaw yung ating tatanggapin kay Amang Iskoptos. Eh, may tatanong nyo. Eh, mister, kailan ko pa pag mapagbigay, siksikliklik, at umaapaw yung ibabalik ng Diyos, ibabalik ang mga skoptos. Eh, bakit yung ating kongregasyon hanggang ngayon mahirap pa? Hindi kulang pa sa pinansyal na pangailangan. Ibig ba sabihin, kakaunti ang ibinibigay ng mga mananampalataya? Kaya kaunti lang yung ibinibigay ng mga skoptos? Hindi, mga kapatid. Kasi hindi lang pera ang tinutukoy na blessing. Nandiyan yung blessing ng buhay. Blessing ng buong pamilya. Matutumbas na ba ng 1 milyon? Kung mawawala naman yung isang mahal sa buhay. Lalo na kapatid sa pananampalataya. Hindi, di ba? Nandiyan yung ating mga mabubuting kaibigan, mabubuting kapatid. Laging dumating sa atin yung mga magagandang oportunidad. Nagkakaroon tayo lagi ng magagandang memories. Di ba? Yun yung mga pagpapalang, hindi pang material, ngunit pang spiritual. Ano pa? Pagka wala tayong karamdaman, pag gumagaling sa ating mga karamdaman, di ba yun ay pagpapala buhay kaya mga skoptus? Ang sabi nga niya mga skoptus, buhay na malakanggan na way mapa sa inyo na dito pa man sa lupa. Hindi na kayo mamamatay kung ang mga karamdaman niyo ay aking pagagalingin. Di ba ang sarap pakinggan mga kapatid? Na yung ating mga karamdaman, kahit ano pa man yan, ay mapapagaling niya mga skoptus. At dito pa lang sa lupa, magkakaroon na tayo ng buhay na walang hanggan. Posible po yun, kasi sinabi rin naman sa kasulatan, diba, sa aklat ng Korinto, may ilan sa inyo na hindi na makararanas ng kamatayan. Dahil yung katawan mo laman, dahil sa kanyang pagsisikap, at nagtatagumpay ay unti-unti nang binabago upang maging katawang panlangin. Purihin ng Diyos. Kaya sabi nga, life is not just about money. Kaya dapat lagi tayong maging mapagpasalamat sa lahat o anuman yung biyaya o pagpapala na ating tinatamasa na galing kay Amang Iskoptos. Maging mapagbigay nga tayo sa ating kapwa, maging matulungin sa ating kapwa, maging mabuti sa ating kapwa. Sapagkat makatitiyak tayo na tayo magkakamit ng gantimpala. Hindi man sa buhay na ito, ay makatitiyak tayo sa buhay na darating na ipagkakaloob ni Amang Iskoptos. Purihin ng Diyos. Ituloy po natin. Ang sabi ng tanong sa Yesus, maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Anong sagot? Hindi. Pero kung maaari natin, pwede. Pwede maging taga-akay. Pero ang kahalutungan niya ay buhay. So dapat, sa literal talaga, hindi pwede. Halimbawa sa mall, nakita na kayo noong ano, yung mga blind massage, yung nagmamasahe ng mga bulag. Pagka wala silang pinamasahe, walang customer, andun lang sila sa kanilang pwesto. Pero pagka sila halimbawa ay pupunta sa CR, di ba may gabay,
ginagabayan sila para yung kanilang pupuntahan ay matunto nila ng mabilis at nang hindi sila napapahama. Ganun din sa spiritual. Kailangan yung taga-akay ay hindi bulag. Hindi bulag sa katotohanan, alam yung katotohanan upang maakay yung kanyang inakay tungo sa liwanag. Kaya naman dapat nang gamitin ng bawat isa ang unawa at talinong galing sa Diyos. Huwag ba yung maging bulag na taga-akay. Dito sa loob ng misteryo, yung mga skoptos, ang lahat ba ay nakakapita na? Hello. Yes. Tayo hindi na mga bulag sapagkat nang makinig tayo sa sinasabi ng Espiritu sa Iglesia, unti-unti na natin naunawaan yung katotohanan. At unti-unti na natin nilandas yung tamang daan tungo sa liwanag, tungo sa kaharian ni Amang Iskopos. At sa ating paglandas ka, dahil tayo hindi ng mga bulag, natitiyak natin na yung ating nilalakaran ay tama at matuwid. Amen. Ang bawat isa sa atin ay taga-akay. Diba sabi nga, no, may akay ka na ba? Hindi lang mga ministro ang taga-akay. Ang bawat isa sa atin taga-akay. At madali nga tayong makaka-akay kung yung mga mabubuting salita, mabubuting aral nating naririnig at ipinapahayag ay nakikita rin natin o nakikita rin sa ating pamumuhay na ating itong isinasagawa at isinasapamuhay. Sapagkat sa pamamagitan nga ng pagsunod natin sa aral na turo ni Amang Iskopos, tayo ay makapag-aakay lalo na kung ito'y laging nakikita sa atin. Ano pang sabi? Walang alagad na higit sa kanyang guro. Ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Dito sa ministeryo ng ilaw niya mga skoptos, sino ba ang ating guro? Si Rentabi po ba? Ang mga ministro po ba? Hindi. Kami mga ministro ay mga tagapagsalita lamang. At kapag nangangaral, yung aral ay binibigay kasama kami doon sa inaaralan. Ang ating tagapagturo ay ang Espiritu Santo, si Amang Iskopos. Kaya kung makakita kayo, makaririnig kayo o makakita ng isang ministro na nangangaral ng mabuting balita, tapos makikita niyo hindi naman niya ginagawa yung kanyang pangarap, ay huwag sanang maging dahilan ng inyong pagkatiso at pagkakasala. Halimbawa, ako nangangaral. Huwag tayong maging madamo, alisin natin yung karamutan. Tapos bigla niyo akong makita, nagdadamo, hindi nagbibigay. Ang sasabihin niyo, ay si minister nga eh. Madamot eh, ako pa ba? Dapat tama po ba yung gano'n? Hindi. Kasi nga, di ba, tinuturuan tayo ng tama at mali. Tinuturuan tayo kung ano yung masama at mabuti. At kung alam natin yung mabuti at hindi yun yung ating ginagawa, tayo ay nagkakasala. At pag nakikita nga natin ang isang kapatid na nagkakasala, na mali yung ginagawa, ano yung dapat natin gagawin? Kausapin, palalahanan, at muling paalalahanan at sabihin kung ano nga ba yung mga aral at turo ni Amang Iskopos na dapat nating isinasapamuhay. At sa mga aral at turo nga na ating napapahinggan, dapat ang ating ginagawa, reflect it to ourselves.
Suriin natin yung ating mga sarili base doon sa aral na ating napapakinggan. Natutuwa lang ako doon sa isa nating kapatid. Nung marinig ko yung kanyang sinabi, sabi niya, tuwing nagmimensahe ang ama, matamang nakikinig siya o maigi siyang nakikinig. Pinakikinggan niya yung aral. Tapos pag nakikinig siya, sasabihin niya, ay ako yan. Ay, pangusabi ng aral na yan, tama yan. So, alam niya na kung ano yung gagawin. Hindi dapat, yun dapat na maging tuntunin ng bawat mananampalataya na nakikinig ng aral. Maging mula man ito kay Mang Scopus sa pamamagitan ng kasangkapan o mula sa mga ministro. Na yung aral yung ating tinitingnan. Tinitingnan at pinakapakinggan at sinusuri natin sa ating sarili, hindi sa ating kapwa. Hindi yung pagkakapakinig tayo ng aral na ay, ganyan, ganito. Ay, magpapalingalinga. Si ano yun? Ganun siya. Tama ba yun? Hindi, di ba? So, dapat, kapag yung aral na ating napapakinggan ay tumatama sa atin, alam natin tayo yung pinatutungkulan, o hindi man, ang dapat natin mong gawin, inalayin kaya mga Scopus, tama. Yung pong aral na inyong binigay ay tamang-tama sa akin. Isang magandang aral na dapat kong ipagpatuloy dahil ito ay akin ang ginagawa. Sana bigyan mo ako ng lakas para patuloy kong magawa. O kaya naman, ama, yung aral mo po na binanggit ay para din sa akin dahil hindi ko ginagawa yon. Sana mabigyan mo rin ako ng katatagan para yung maling ginagawa ko ay maitama ko ng naayon sa iyong kalooban. Maituhit-ito at maitama. Hindi dapat yung pag nakapakinig ka ng aral na huwag maging madamot. Huwag alisin yung kaharutan, alisin yung kataasan. Ang isipin natin ay si brother ano yan. Mataas yun eh. Dapat yan sa kanyang araw yan. Dapat siya magbago. Diba? Hindi dapat baguhin niya. Maintindihan niya. Dapat maunawaan niya yung araw na yan na binibigay niya. Mama. Dapat hindi ganun. Sabi nga, ang tinitingnan mo eh, ang tuwing ng iyong kapatid. Ngunit hindi mo naman pinapansin ang dahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid? Kapatid, bayaran mong alisin ko ang iyong tuwing. Ngayon hindi mo nakikita ang dahilan na nasa iyong mata. Mapagpaibabaw, alisin mo muna ang dahilan sa iyong mata at makakakita kang mabuti. Sa gayoy, maalis mo ang tuwing sa iyong kapatid. Alam niyo naman po siguro kung ano yung tuwing. Yun ay maliit na piraso ng kahoy. Maliit na piraso pa. So napakaliit nun. Na pumupunta sa mata. At pag nasa mata, nakakairita. Masakit o basa, hindi ka mapalagay. At bago matanggal, kadalasan, hinihipan ng kapwa, ng yung kapatid. Para matanggal. Eh yung tahilan. Ano yung tahilan? Hindi, malalim na. Ano yun? Malaking kahoy o troso. Kaya nga sabi, kailangan yung ating pagkakasala muna ang ating tingnan. Kailangan suriin muna natin yung ating mga sarili. Baka may malaki akong pagkakasala. Ano ba yung malaking pagkakasala? Yung pagpatay. Hindi naman ako pumatay. Hindi maliit. Wala pa. Pang-re-re. Hindi naman ako nang-re-re. Pag ginakaw, hindi rin naman ako nagnakaw. So wala akong malaking pagkakasala. Kaya itatama na kita. Hindi ganon, mga kapatid. Kasi yung pagsasabi pa lang natin na wala akong kasalanan ay parang kapalaluan na yun. Na parang itinataas mo na yung sarili. Kaya ang maganda, suriin natin yung ating mga sarili. Yung ating mga pagkukulang. At kung tayo ay may makitang pagkukulang, itama muna natin. Ang sabi nga sa aklat ng Galacia, Kabanatay 6, talatay 4, suriin ng bawat isa ang kanyang sarili.
Kung mabuti ang kanyang ginagawa, magalak siya at huwag nang ihambing iyon sa ginagawa ng iba. Kaya naman, itama muna natin ang ating mga sarili bago natin itama ang iba. Bago natin itama yung ating mga kapatid. Sapagkat kadalasan, hindi tayo susundin ng ating itinatama kung yung ginagawa natin o yung maling ginagawa nila ay nakikita rin nila sa atin. Halimbawa, sinasabi natin, huwag kang maglasing. Masama yan sa katawan, masama yan sa kalusugan mo. Magbaka balang araw, magkandiyan pa ang maging dulot ng iyong sakit. Tapos makikita ka niya, laging nasa umpukan, laging nasa inuman, laging nasa tagayan. Di lalo mawawala yung respeto sa iyo. Lalo kang hindi paigyan. Kasi nga, yung iniaaral mo, hindi mo sinusunod. Sabi nga dapat, you walk the talk. Kung ano yung sinabi mo, yun dapat yung ginagawa mo. Yun dapat yung nakikita sa iyo. Kung ano yung mabuti pinapangaral natin, laging dapat yung yun pinagsisikapan ginagawa natin. Nakikita sa atin. Amen. Ano pang sabi? Sabi doon sa pangsapo ng ating batas panglinis. Huwag gawin sa iyong kapwa ang di mo nais gawin sa iyo. O sa ibang salita, gawin mo sa iyong kapwa ang nais mong gawin nila sa iyo. At sa mas magandang gawin mo sa iyong kapwa ang nais mong gawin ng Diyos sa iyo. So kung tayo ay magiging kung tayo ay hindi hahatol sa ating kapwa, matitiyak tayo, hindi rin tayo hatulan ng Diyos. Kung tayo ay hindi magpaparusa sa ating kapwa, hindi rin tayo parurusahan ng Diyos. Kung tayo ay magpapatawad sa pagkakasala ng ating kapwa, patatawarin din tayo ng ating Diyos. Kapag tayo ay naging mapagbigay sa ating kapwa, asahan natin na tayo tatanggap din ng mga pagpapala galing sa Diyos. Amen. Naging malinaw po ba, mga kapatid, ang aral na ibinigay sa atin ng mga skopkos sa umaga nito? Nang paghatol ay magiging tama kung mayroon tayo pagsusuri, wastong pagsusuri ginagawa upang malaman kung ano ang mabuti at mali. At kung ano yung mabuti, yun yung ating dapat na gagawin sa ating buhay. Amen. Purihin ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ipikit po natin ang ating mga mata sa ating pananalangin. Aramis Opus, muli po, maraming salamat sa araw na ito, sa biyayang iyong ipinagkaloob, sa mga pagpapalang patupatuloy mong ipinagkakaloob sa bawat isa. Loobin mo po ang mga skopus na maging matatag, malakas ang bawat isa sa pagdadala ng pananampalatayang tinanggap namin sa iyong pagkatiyak. Nagpapasalamat din po kami ang mga skopus sa patuloy na mga biyaya at pagpapalang patuloy mo kami pinagkakaloob sa bawat isa sa amin. Sa patuloy na buhay, kalakasan ng aming mga katawan at katalasan ng aming mga isipan. Sa patuloy mong pamumatlubay at paggabay sa bawat isa, maraming salamat po ang mga skopus. Loobin mo rin po ang mga skopus ng kagalingan ng lahat ng may karamdaman ay yun nga po maipagkaloob. Nasa gayon ang tunay na pagmamahal at pagmamalasakit na mula sa impag kay Diyos ay kanilang maramdaman. Loobin mo rin po ang mga skopus ng bawat isa sa amin ay maging matalino, matalas ang isipan, magkaroon ng karunungan nagmumula sa iyong pagka-Diyos upang makapagsuri kami ng waso at narapat.
Lobin mo rin po ang mga Scopus na nawa kung ano man ang kahilingan ng bawat isa na nasa kanilang puso ay iyong may pagkaloob, lalo na ito'y naayo naman sa iyong kalooban. Hinihiling din po namin ng mga Scopus ang patuloy mong pamamatnubay at paggabay sa aming Pangulo na si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ganon din sa lahat ng mga namumuno sa aming pamahalaan. Nawa po ang lahat ng ilang mabubuting layunin, magagandang adikain para sa ikaw ang lalat ng aming bansang Pilipinas sa iyong bayan, bagong Jerusalem ay kanilang may sagawa at may sakatuparan ng naaayong sa iyong kalooban. Dobin mo rin po ang mga Scopus ng lahat ng pamunuan, kapatiran sa loob ng iyong ministeryo at ilaw. Sa pamumuno nga po ng aming punong ministro na si Reverend Minister Herberto Canantabi, ay bigyan mo palagi ang kalakasan at katatagan. Palagi ang gabayan at patnabayan. At nawa yung misyon na nakaatang sa aming mga balikan ay palagi ang naming may sagawa at may sakatuparan na may palaganap ang iyong bagong pangalan at ang iyong ebanghelyo, hindi lamang dito sa aming ng bayan Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang panig ng daigdig. Muli ang mga Scopus, maraming salamat po at ang lahat ng ito ay aming samot na langit sa iyo sa pamamagitan ni Jesus at sa kapurihan ng iyong bago at banal na pangalan. Scopus, kalinis-linisan, ngayon yun at magpa sa walang hanggan. Amen. Muli mga kapatid, ilahad mo natin ang ating mga kamay, ipikit ang mga mata at bahagyang tangala ang ulo sa pagdarasal ng Kristo. Credo in Deo, Patrem Omnipotente, Creatorem Celi et Terrarem, Credo in Jesum Christum, sumasabi ng pagpapala.
kay siya'y pagkanulog. Sa banal na hapag ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat, pinagpirapos ito at kanyang sinabi. Ito ang aking katawan, inihandog ko para sa inyo. Sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Matapos magapunan, ay hinawakan niya ang saro at kanyang sinabi. Ang saro ito ang bawang tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Sa tuwing inom kayo sa sarong ito, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Pagkat sa tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Sakit sa pagpapahayam ng kanyang bagong pangalan. Now is the time. Spreading light.
Amang Iskopus, papuri at pagdakila ay tanging sa'yo lamang natin iniaalay. Buhay na Diyos, Amang Banal, ng buong sangkatauhan, ng sandaigdigan at ng sandinakpan. Pinasasalamatan po namin ang wagas mong pag-ibig. Patuloy na sa amin ay iyong ibinibigay. Mga pagkakasala na iyong pinatawad, kami naman po ay nagsisikap na makatupad. Sa kapurihan ni Jesucristo na aming Panginoon at tanging tagapagligtas, at sa kapurihan at kadakilaan ng iyong bago at banal na pangalan, sa Espiritu at sa katotohanan, Iskopus Kalinasdinsan, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Thank you.
Orihin ng Diyos. Amen. Thank you.
mga lipuntunin at batas panlinis sa kapaginang banal ng bawat isa. Ayusin ang kapaliduan, ayusin ang kataasan, ayusin ang kaluhan, ayusin ang kalamutan, ayusin ang minit ng ulo, ayusin ang mitmit sa kapwa-tao, manatiling maamo. Huwag kahatulan ng kapwa-tao, huwag kahamakin ng kapwa-tao, huwag kagawin sa iyong kapwa ang di mo nais gawin sa iyo, patawarin ang sa iyo ay nagkasala. Ang pitong Espiritu ng Diyos na handog niya mong skokus sa tao. Unawa, kanino, pag-ibig, pag-ibig, tapos sa Diyos, pangaral, pananampalataya. Ang kaulugan ng mga letrang J-H-S. Jehovah, Jesus, Christus. Ang kaulugan ng bago at banal na pangalan sa bawat titik at sa kabuuan. Sodonai, Keria, Omnipotente, Patrik, Israel, Keria, Sodom. Ako ang Diyos sa galang-galang kataas-taasan, Ama sa pasimula hanggang wakas, Piskopus Kalinis-Linisan. Purihin ang Diyos. Amen. Purihin si Amang Piskopus. Purihin siya ngayon at matwa sa walang hanggan. Namin sa kalaklaan at pangyayari. Palakpakan po natin siya ang Piskopus. Umupo na. Taglit ang mga. Muli mga kapatid, naging malinaw po ba ang ating ebanghelyo sa umagang ito? May mga nais ba kayong liwanagin pa? Saan nga nagmula ang ating ebanghelyo? Lucas. Sa aklat ng Lucas. Tungkol saan? Ang paghatol sa kapwa. So sa ating paghatol, ang sinasabi kailangan meron tayong wastong pagsusuri upang malaman kung ano ang tama at mali, kung ano ang mabuti at masama. Pagsuri na naaayon sa kalooban ng Diyos, nang naaayon sa aral at turo ni Jesus. Pagsuri sa kapwa, lalo tingin ang pagsuri sa ating mga sarili. Purihin ang Diyos. Ngayon nga po, tulad ng aking nabanggit, sa next week, sa next Saturday, last Saturday ng buwang ito, ay muli tayo magkakaroon ng mga, ng pagpupulong, ng buwa ng pagpupulong. Kaya naman yung ating mga SBO officers, sanctuary body officers, ay muli kong inaanyayahan na sana ay makapaglaan ng oras upang makadalo. At gaya nga nasabi ko, magkakaroon tayo ng meeting, ngunit hindi ko pa na-discuss o na-ulat yung mga napag-usapan nung nakaraang meeting nung last July. So hayaan niyo po na bago tayo magtapos ng ating pagdiriwang ngayong araw na ito, pagdaraos ng misa, ay iuulat ko po muna yung mga napagpulungan. Muli ang napagpulungan sa ika-anim na buwan ng pulong noong July 2024. Iniulat ang kalagayan pang-pinansyal ng simbahan. At narito nga po, ang monthly obligatory per chapter ang lubo.